si Venus Amigo. Nireklamo niya ang kanyang live-in partner dahil sa pambubugbog na ginawa nito sa kanya. Sige, papasukan na si Romel. Sir, po kayo dito. Okay. Napag-chat sa akin ngayon ng kung ano-anong ginawa nila kagabi. Mas gusto ko pa pong makulong na siya ngayon. Pinapasa pa niya ng pinapasa sa babae niya mga message niya sa akin. Tapos yung babae niya pinapasa ng pinapasa sa akin yung mga message nilang dalawa. Wala kayong kahihiya. Nakapalang mukha mo. Ano ba? Sumagot ka! Lahat na ng katangahan. Ginawa ko sa iyo. Lahat na ng kabaitan. Binigay ko sa iyo. Tapos anong ginawa mo? Anong sinukli mo? Todo kayo pasarap? Alam mo kanina sabi ko kay Sir Rapi, nagdadalawang isip pa ako kung ipapakulong kita o hindi. Iniisip pa rin kita. Pero dahil sa ginawa ng babae mo. Ano bang ginawa ng babae niya, ma'am? Nag-message po sa akin na kung ano-ano na magkasama po sila kagabi. Kathy, magandang hapon. Good afternoon po. Bakit mo kasi minessage si Venus gusto makipag-areglo sana ito kay Romiel? Ngayon sa ginawa mong yan, abay makukulong itong si Romiel ng di oras. Bago po naging kami ni Rome, matagal na po silang wala. Excuse me, wala na po sila. Wag kayong gumamit ng bad words. Okay. May ginawa po kasi sa akin yan, matagal niya na pong alam na kami ni Rome. Meron po akong mga ebidensya, tapos pinost niya po ako sa Facebook, which is wala na po sila matagal na. Hindi kami naghihiwalay, hindi kami naghihiwalay. Ano, bakit? Ba't hindi mo sagutin? Matagal na kami hiwalay, alam mo yan. Just sa babae mong malandi! Taon na kami, alam mo yan. Demonyo ka, babae ka, ayaw ka, sinungaling ka. Paanong taon na? April! Sinungaling ka, babae ka! Ano ba? Hindi ko napalag ang mga skandal mo? Kaya siguro naloko sa'yo ang asawa ko dahil sa ginagawa mo kababuyan! Ganon? Sinungaling ka, babae alam, ka! Di ba alam mo yan kung bakit ano? Yung mga sinasabi mong skandal, pinambablockmail na sa akin yan para hindi ko sa iwan. Babae ka, wag ka sinungaling! Sinungaling kang babae ka! Sa pulbuhan alam mo may pamilya siya, may anak siya! Pero pilit mo pa rin sinisira! Kasi malandi ka, malandi ka! Malandi kang babae ka! Matagal na kayong wala! Matagal na kayong wala! Ikaw ang mahiya. Ikaw ang matagal mahiya, na kayong wala. Ka? Bakit ako mahihiya? Ikaw ang alam mahiya. Alam mo, nagsasama kami, di ba? Ha? Babae ka? Alam mo, nagsasama. Ikaw ang mahiya. Alam mo, nagsasama kami. Okay, sandali. Romiel, parang nahiya ka. Bakit ka nahiya habang nag-uusap yung dalawa? Pero pag mambugbog ka, hindi ka nahiya, no? Yung ginawa mo sa mata niya, oh, hindi ka nahiya na suntukin siya, kababae niyang tao at kalalaki mong tao. Ngayon nahiya ka, tatakip-takip ka ng mukha. Ang yabang pa po nila ng babae niya. Ano bang sinabi nung babae? Wala daw po siyang kinatatakutan. Kahit na makulong na yung kanyang boyfriend? Opo. Hindi ako natatakot kasi ikaw alam mo matagal ng kami. Huwag ka sinungaling, tati! Huwag ka sinungaling! Babae ka, huwag sinungaling. Demonyo ka, huwag ka sinungaling. Hindi kami naghihiwalay niyan. Noong October lang kami naghiwalay niyan, 2 weeks, pero bumalik siya sa akin, alam mo yan? Huwag ka sinungaling, ano alam? Babae ka! Wala akong alam na bumabalik sa'yo, alam mo magkasama kami. Huwag ka sinungaling, babae ka! Ma'am Kathy, kung hindi po siya bumalik, itong si Sir Romiel dito kay Venus, bakit po siya nabugbog? Hindi po alam, sir. Ibig sabihin, si Romiel at saka itong si Venus ay magkasama pa rin. Alam po, linggo-linggo po siya umuwi. Okay, Romiel, kanina... Sir, nagsasama din po kami. May mga ebidensya po ako. Yung babae na yan, pinost niya pa po yung mukha ko sa Facebook. Sa sobrang galit ko dahil hindi ko alam na kayo, dahil mag-asawa nga kami, magkalibin kami, may anak kami. Matagal mo na alam na kami. Demonyo kang babae ka? Okay. Yabang na yabang mo, ikaw na nga naninira ng pamilya, napakayabang mo? Sandali po. Hindi ako nagyayabang sa'yo. Matagal mo na alam na kami. Nakakatawa nga naman. Ikaw ang nakakatawa. Sandali po. Dalawang inuuwian mo, Romiel. Sir, nahiya ka ata. Hindi mo na kaya? Bigyan ng tubig si Sir Romiel. Ang sabi po niya sa akin, wala na po sila. Kaya po tinanggap ko po ulit okay. Sila. Parang gusto daw po niya kasi maayos yung pamilya namin. Okay, sir. Nagpabarangay na po ako. Okay ka lang, sir. Paypayan niyo si sir. Parang mahimatay na ata. Bigyan mo yung agwa. Napakayabang ng babae mo? Bakit na bakit talaga kayo magsama? Sir, o baka nakatulog ka na? Hello, sir. Pag magyayabang kayo, kala mo kung sino kayo, mayapat mahirap lang ako, wala? Mayapat mahina yung ulo ko, kaya ginaganito niyo ako ng babae mo? Napakayayabang niyo! Sir, alam mo ba kung nasaan ka? Yes, sir. Dito ka sa TV5, ha? Yes, sir. Paypayan mo si sir. Sige. Okay. Bigyan ng tubig. Baka mahimatay ito si sir. Okay. Sir, gusto mo magsalita? Baka gusto mo sir, takpan natin yung mukha mo, sir. Kuha ka nga dyan ng kumot at takpan. Huwag nyo na po, sir, takpan. Kasi masyado naman pong makapal yung mukha niyan. Ayaw naman pala. Oh. Sir, baka habang pwede... kami, puputukan ng vulkan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga anak ko. Tapos ikaw, nagpapasarap kasawang babae mo,
Huwag mo nang paipayan. Tama na. Okay, nagising na si sir. Sir Romiel, alam mo mangyayari dito ngayon kapag halimbawa hindi kayo nagkaayos, ikaw sir ay mawawarant dahil sasamahan po namin itong si girlfriend mo sa pulis. Baka hindi niya po ako tinuturing na girlfriend, live-in partner o asawa. Baka para usan lang po ang tingin niyan sa akin. Gusto mo magsalita, sir? Magpapalit siya ng case sa VAWCI, Violence Against Women and Children, yung pagbigay mo ng black eye sa kanya. Sir, sinisiguro ko sa iyo, 100% kayo po ay mawawarant. Alam niyo yun, sir? Babae mo po, talakagliw-aliw pa kayo. Okay. So, sir, gusto mo makipag-usap dito kay Venus? Pagkakataon mo na, sir. Huwag mo sayangin. Gusto mo ng coke? Ano? Soft drinks? Juice? Di ka nahihiya. Inantay mo pang umabot tayo sa ganito. Ang dami ng chance na binigay ko sa'yo. Napaka-bite ko. Aba, ka gusto nito, tranquilizer. Ha? Eh, wala. Eh, kailangan marisip. Lahat na naman ng mga tao, sinasabi na untang, ha, bobo. Sir, makipag-usap ka sa girlfriend mo dahil kapag hindi, sir, makukulong ka. Kanina sa baba, sinasabihan ko siya na kung ako ang tatanungin, gusto kitang makulong. Pero sabi niya, sandali lang, gusto ka lang niya muna makausap. Makinig ka, tingin ka sa akin dito. Huwag ka maya. Ang kapal ng mukha mo mambugbog ng girlfriend, tapos ngayon, mayaya ka. Grabe ka naman. Alam mo, sinabi niya kanina, nung binaba mong telepono, naawa siya sa parents mo. Sa kabila ng ginawa mo sa kanya, meron pa rin siyang pagmamalasakit sa ibang tao. Imbis na maawa sa sarili niya, naawa siya sa mga kamag-anak mo. Anong reaction mo doon? Sir. Sir, salita ka na, sir. Ano, tingnan mong magaling ang ginawa mo sa mukha ko! Ngayon mo sabihin lahat! No, sir. Tuloy na lang kami sa pulis. Tagal mo ko pinaikot-ikot. Sir, ayaw mo magsalita? Okay, umpisa natin doon sa sir. Bakit mo siya, sir, sinuntok? Wala ka ba sabihin? Wala ko siyang masabi kasi po lahat po ng sinasabi ko ay totoo. Sir. Wala kang gusto sabihin kay ma'am? Mingi lang po ako ng patawaran. Oh, sige. Sabihin mo, sir. Mas maganda. Diretso ka sa kanya. Patawaran na ako. Ma, tama na, ma. Ayoko. Dapat talaga sa mga taong gaya mo pinapakulong. Baka sakaling doon mo maisip lahat ng mga ginagawa mo. Baka sakaling doon magbago ka. Masyado mong inabuso ang kabaitan ko sa'yo. Umpisa pa lang sinabi ko sa'yo, kung ayaw mo sa akin, maghiwalay tayo. Pero bakit pa ulit-ulit kang bumabalik tas ganito ang gagawin mo sa akin? Iniisip ko broken family ka, broken family ako. Ayokong maranasan ang mga anak natin yun. Kaya lahat ng katangahan, tiniis ko sa'yo. Tas ano? Ito'y susukli mo? Wala kang awa. Marunong siya maawa, sir. Pero ikaw, hindi ka marunong maawa. Sandali lang, sir. Habang nag-iisip ka dyan. Miss Cathy. Apo. Kung meron kang pagpapahalaga dito kay Romiel, siguro ikaw na lang makiusap kasi kung hindi, makukulong to. O pabayaan mo na lang makulong ito si Romiel. Wala po akong gustong sabihin kasi alam naman niya matagal na kami. Huwag kang sinungaling, Cathy. Huwag kang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Bakit nabagay sa'yo ang pangalan mo, Cathy? Means Makate. Doon ka pumunta sa ba? May mga post dyan eh. Ako yung pinahiya mo sa FB. Matagal nang walang dapat kayo. Dapat sa mga babaeng katulad mo kasi wala kang kahihiyan. Ang kapal na mukha mo. Alam mong pamilyadong tao? Kinikirengking mo? Nasaan ang utak mo? Wala namang ibang lalaki dyan? Matagal nang walang kayo bago naging paano kami. Wala nang kayo. Kami? Hindi nga kami naghihiwalay. Nakakaintindi ka ba? Ikaw sinama ang hindi nakaintindi. Ikaw ang hindi nakaintindi. Kami matagal malandi na. Malandi na kasi. Napakakati mo. Malandi kang babae kasi sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Ba't ako magsisinungaling? Paano niya ako masasabi? O siguro na sa... Siraba ang ulo mo. Kasi ganyan ang ugali mo, ganyan yung ginagawa mo sa kanya. Okay, sandali po. Kasi sinasabi niya, wala na rin kay matagal na. Pakikwento, madam, paano mo natamo yung black eye? Galing po kami ng palengke ng Baliwag, sir. Okay. Bumili po kami ng pagkain ng mga anak ko kasi nga po kagagaling lang po namin ng Tagaytay kasi nga po lumikas po kami. Okay. Ngayon po, pagdating ko po ng bahay, nag-inom po siya ng... Sino kasama niya po? Stepfather ko po. Yung okay. Stepfather ko po. Ngayon sa bahay niyo po? Sa bahay niyo? Sa bahay po ng nanay ko na inuupahan niya sa Bulacan. Okay. Tapos pagdating ko po dun, sir, pagpasok ko pa lang po sa pinto, sabi po sa akin ng mga kapatid ko, tapos mga anak ko, Mama, Mama, si Papa may kausap na babae, nag-I love you. Kinato ko po siya, nakalak po yung isang kwarto. Sabi ko, bakit lumabas ka nga dito? Ano, kayo pa rin pala ng babae mo? Hanggang ngayon, hindi mo pa tinitigilan? Hanggang kailan mo titigilan? Kayo pa rin. So, ibig sabihin, matagal mo nang alam na sila. Matagal ko. Kasi nga po, sabi niya sa akin, wala na daw po sila bago siya bumalik sa akin. O, pagkatapos, ano nangyari po, ma'am? Nung sinabi ko po sa nanay ko na nalaman kong umuupa sila ng bahay, doon na po niya ako sinaktan. Sinakal po niya ako, tapos pinagsusuntok po niya yung ulo ko hanggang sa namasana po yung mukha ko. Kaya eto po, hindi ko po alam kung saan po ito na. Walang umawat?
Inawat po siya ng nanay ko, sabi po ng nanay ko, tama na ba at anak ko yan? Okay. Kanina, Sir Romiel, sa baba, tinanong kita kung bakit mo nagawa yon. Ang sabi mo, lasing na lasing ka, wala ka na sarili mo. Lasing ba siya noon, ma'am? Sobrang lasing? Hindi naman po. Kasi kung sobrang lasing ka na, Sir Romiel, wala ka ng lakas manuntok. Okay, sir. Tapos ka, ang sir. Sabi pa po niya sa akin, sir, kaya daw po niya ginagawa yung pasarap niya sa babae niya para daw po sa amin yun. Si sir to yung nagsasalita, si ma'am, pumipikit-pikit siya, umiinom ng tubig. Oh, bigaw pa na isang, nakadalawang bote na to, bigaw pa isa pang ano, bottled water. Sir, ilang sir. Ha? Ihi ka lang, naihi na sir. Okay, bigyan na arinola, wala ba tayong arinola dyan? Kailan niyo umihi? Nininervyos eh. Sama. Bigyan na arinola kung ano. Napakayabang talaga ng babaeng to. Ma'am. Sampulan mo ito. Pakulong mo to. Walang respeto to sa'yo. Siya na ngayong gumawa ng katarantaduhan, siya pang may gana na bugbugin ka. Sa halip na dapat, magmakaawa siya, magpalusot siya, magsinungaling siya kung kinakailangan. Honey, wala akong kausap, wala yon, isip mo lang yan. Yung mga ganun, kaysa naman, bugbugin ka. Kasi nga po sir, mababait po kami. Kita nyo po, doon pa, lakas pa po ng loob niyang saktan ako. Doon pa mismo sa bahay ng inuupa ng nanay ko. Ah, Kathy! Hello, sir. Ma'am, naihina sa kanyang salawal yung boyfriend mo. Bigla po siyang nabahag ang buntot. Ngayon, baka ikaw na lang po ang pwede makiusap dito kay Venus para hindi na po makasuhan itong si Romiel. Never po niya yung gagawin kasi po napakayabang po ng babaeng yan. Kala mo po kung sino yan, napakataas po ng pride niyan. Doon na lang daw po niya pupuntahan yung boyfriend niya sa Karame. Hindi ma'am, sa ano, makukulong yung boyfriend niya sa city jail. Nag-aantay doon, sino? Si Dagul, tsaka si Peryong. Sigurado yon. Ginagawa po kasi ng babaeng yan. Pag alam niyang okay kaming mag-asawa, sinisira po niya na sinisira. Nagsisend siya ng nagsisend ng kung ano-ano sa akin. Gumagawa. Eh, ikaw yung ganun. Tapos ikaw yung ganun. Huwag kang sinungaling. Marami akong pruweba sa iyo, ha? Gumagawa. Ilang ang panagawa mo sa akin? Sampo? Fake account? Gatablock ko sa iyo. Gagawa ka ng gagawa ng fake account para i-text ako ng i-text? Sino-sinungaling sa akin? Sinungaling kang babae ka? Sinungaling kang babae ka? Sinungaling ka? Napakayabang mo? Ako yung pinangyayang sa FB. Oo, talaga lang. Gagawin mo kasi makati ka. Makati ka, babae ka. Makati ka, wala kang kahihiyan. Hindi ka nadidiri sa ginagawa mo. Saan ka nakakita? Kaya ayaw na rin sa'yo kasi ganyan ka. Tapos ipapasa mo sa asawa ko mga iskandal mo? Wala kang kahihiyan, babae ka. Kaya ayaw sa'yo ni Rong kasi ganyan ugali mo. Ah, ayaw sa akin. Ngayon pala pa ulit-ulit bumabalik sa akin. Inaakit mo kasi malandi ka. Eh, tinatakot mo kasi. Tinatakot mo. Napakalagdi mo, babae ka, napakayabang mo? Kala mo kung sino ka? Hindi ako nagyayabang. Tinatakot mo kasi si Ron. Napakayabang mo, sumali ka talaga. Demonyo kang babae ka, kala mo kung sino ka? Bigyan pala isang bottle water si sir. May pananakot ka din sa akin. Hindi ka nahihiya. Ikaw ang mahiya. Alam mo matagal ng kami. Mabunga nga ako, pero hindi ako katulad mo. Malandi ka. Hindi ka mga bottle water si sir. Ikaw wala dyan, may ka-video call pang ex mo eh. At naniwala ka naman? Naniwala ka naman? Sige, nasaan ang pruweba nyo? Sinungaling kang babae ka, ginagawa niyo ako ng kwento para ako yung masama? Mahiya ka sa bayan ko, malandi ka! Malandi kang babae ka! Ikaw ang malandi! Ikaw ang malandi, wala kang kahihiyan! Matagal mo nang alam na kami, tapos meron kang kapatido ko. Okay. Kaya ka nasaktan ni Rom siguro sa ginagawa mo. Pwede di mo itanong sa kanya! Pwede di mo itanong sa kanya! Gumagawa ka ng kwento, babae ka? Hindi ako gumagawa ng kwento. Sinungaling kang babae ka? Alam mo yan sa sarili mo, at ikaw may kapatido ko ka. Ano saan? Ano saan lang kayo? Sige nga ba, ata saan ang proof mo? Ginagawan mo ako ng kwento sa babae mo! Hindi ka ginagawa ng kwento kasi matagal mo nang alam na kami. Huwag ka nga sinungaling ng babae ka! Magagaling pa ako kung alam ko na kayo! Magagaling pa ako! Kaya hindi mo siya masisisi kung bakit sinungaling kang babae ka! Ginagawa mo! Hindi ka na nahihiya sa ginagawa mo? Wala kang kahihiyan? Okay. Ikaw ang mahiya! Hindi ka nadidiri sa ginagawa mo? Gumagawa ka ng skandal? Ipapasa mo sa iba't ibang lalaki? Sinungaling malandi sa atin! Ano pero sa iba't ibang lalaki nagsasabi, huwag ka mag-invento. Huwag mag-invento sa dami na ng lalaki tumahan sa'yo. Ako sinos mo sa FB. Ako pinahiya mo kaya sa FB. Pwede kitang kasuhan. Kaya pala nang pinahiya mo sa'yo na asawa ko. Wala kang kahihiyang babae ka. Matagal hindi ka na nadidiri sa ginagawa mo. Dami namin pinchong ginawa mo. Wala kang kahihiyan. Hindi ka nadidiri. Napakabastos mo. Napakababoy mo. Okay. Sandali po. Pati mga ginagawa nyo, kinukuhanan nyo pa. Tapos sinesend nyo sa akin. Sandali. Para bubulunan na ako. Oh, at least nakapagsalita ka. Sandali lang ha. Okay, sandali lang. Magsasalita na siya. Okay, go. Yan, magkampihan kayo kasi pinag-usapan nyo naman ng babae mo. Pagtutulungan nyo ako. Kung gusto nyo... Hindi, may ka-video call ka kasi. Kaya nasaan nga? Nasaan? Pag nagtalo tayo, nagtalo dito. Babae ka?
Hindi tayo matatapos dito. Hindi mo tanungin ang boyfriend mong mayabang kung totoo lahat ang sinasabi sa'yo! Ma'am, okay, magsasalita na po si sir. Ngayon, kayong dalawa, gusto niyo bang matapos na to? Ikaw magsigawan kayo, magsigawan, magsumbato nula tayo. Iyan, hindi mo yan inisip! Ba't hindi mo inisip ang mangyayari sa ginagawa mo? Tapos ako pa pinapalabas yung sinungaling at malandi! Ganyan kasi ugali mo eh. Mahiya ka, malandi ka kasi! Ikaw ang malandi! Oops, sandali. Hindi lang siguro. Sandali. Kasi gusto naman niya umihi. Pwede ba tayong kumuna Arinola? Nagpapaalam na naman ito umihi. Pakibigay ka ng Arinola dito. Hindi ka ako nagbibiro. Baka pwede dyan sa kabilang kwarto. Malaki kasing CR. Naiina naman si... kasi bigyan niya pagkarami namin tubig. Talagang maihi ito. Eh kahit walang tubig, maihi nga ito. Tapos lagay niyo pa naman ang tubig. Ano sinabi mo na sinabi sa babae mo? Ginagawa niyo ako ng kwento, hindi kayo nahihiya? Eh... Ako pang pinapalabas mo ngayong masama? Ibang klase talaga. Okay. Ama, sir, sandali. Ano ba talaga, sir, gusto mong mangyari? Okay, inom ulit siya ng tubig. Okay. Hello, Kati. Nakikinig ka ba? Hmm. Gusto niyo matapos to dito o magbabangayan kayo, magbabangayan ng walang katapusan? Ngayon, magsalita kayo parehas. Sino tinatanong mo, sir? Parehas sila. Hindi, umpisa mo kay... Kati muna, sige. Kati. Yun po, sir. Kasi kung magbabangayan tayo na magbabangayan, sir, hindi natin pag-uusapan ito ng maayos. Wala tayong mapapala. Hanggang magbangayan na lang na magbangayan to. So, anong pinakamagandang gawin? Usapan natin ito ng maayos. Hindi yung magbabangayan lang tayo na magbabangayan. Pero, sir, tatanungin kita, sino bang mahal mo sa kanilang dalawa? Isa lang pagpipiliin. Sinong gusto mong samahan? Para maging transparent tayo dito ngayon, magkaalamanan. Nakikinig po siya sa kabilang linya, si Kathy, at sa harap mo si Venus. You have the freedom to choose kung sinong gusto mo, kung tutusin. So, sinong mas mahal mo? Si Venus o si Kathy? Sige, sir. Magpakalalaki ka, sagot. Si Venus. Si Venus. Kathy! Sir. Hindi ka mahal ni Romel. Si Venus ang mahal niya. Anong reaksyon mo dito sa sinabi niya? Okay lang po. Alam ko naman po para sa mga anak niya yung ginagawa niya. Pero alam ko po yung totoo. Ano yung totoo? Hindi ko na po sasabihin, sir. Napag-usapan na po namin ni Romyan na alang-alang sa mga anak niya gagawin niya lahat kahit na isakripisyo niya yung buhay niya para sa mga anak niya po. Narinig mo yun, Romyan? Totoo ba yung sinabi? Kumbaga, gagawin mo lahat. Alam niya po yun. Ha? Alam niya po yun. O baka takot ka lang kasi makulong? Alam po yun ni Venus, simulat sa pool, sir. Kahit anong trabaho, sir, wala akong hinihindi yan. Kahit mahirap. Kahit anong klaseng trabaho. Ba't hindi mo sabihin sa babae mo yan? Alam niyo. Para mawala ang yabang at ang kapal na mukha ng babae mo. Sige, sabihin mo sa kanya. Harap-harapan. Pati yung mga kwentong ginagawa niyo sa akin. Napakayabang ng babae mo. Sige, sabihin mo. Hindi ako nagyayabang sa'yo. Sasabihin mo akong mahal mo. Bakit? Dahil ipapakulong kita? Sir, ito para mapagaan ang kalooban ni Venus. Sabihin mo si Kati na Kati hindi na kita mahal. At dito na kay Venus, kaya mo sabihin yan? Kaya mo? Bigyan na isa pang tubig. Ilan na ba naubos na sa'yo? Pakidala na lang po yung water dispenser dito. Pakidala mo na lang water dispenser dito. Ha? Yung water dispenser na dito. Diaper. Ano bang size ng diaper nito sa tingin nyo? Pabili nga kayo ng diaper dyan. Adult diaper. Ha? Kati. Okay. Kati. May ganyan ka? Oo. I'm sorry. Okay lang. Alam ko na. Napag-usapan na natin dati yan para sa mga bata. Para pala sa mga bata? Eh, nakipaghiwalay nga ako sa kanya. Pwede naman niyang makita ang mga bata ah. Eh bakit pa ulit-ulit siyang bumabalik sa akin? Siyempre, papakulong mo. Alam mo naman na sa tragedy yung family niya ngayon. Kuya, ayan. Paano ipapakulong ko? Ayaw, relief goods. Pwede ba? Ayan. Alam mo kasi, yung yabang mo, ibababa mo, si Rome, sobrang taas mo. Nasa sitwasyon siya ngayon na... Yung parents kasi niya. Kasi ang asawa ko walang-wala. Ibinabayad mo yung ano mo, wala, tapos wala papera ka. Kasi papera ka. Para mawala si yung kati mo, binabayaran mo ang asawa ko. Alam ko yan, hoy, babae, mo hoy, magpapamawa ng hoy, istorya. Alam ko yan, siya mismo ang nagsabi sa akin. Tayo. Yan ang sinasabi niya sa ko. Eh, ba't hindi mo siya tanungin? Ako ang natatawa sa'yo. Mahiya kang babae ka. Makapagpaano ka lang ikaw babayad ka? Mahiya. Ikaw ang mahiya. Ba't hindi mo siya tanungin? Tanong mo. Kung totoo lahat ng sinasabi ko, tanungin mo. Hindi ka nahihiyang babae ka. Sinungaling ka, Tino. Ikaw ako mahiya. Sinungaling? Ayan siya, oh. Kausapin mo. Okay, sandali. Ako na magtanong. Tama ba yung mga sinabi ni Venus, Sir Romiel? Sir. Totoo? Okay. Ito na, Kati. Oraw, lahat ng sinabi ni Venus, totoo.
Paano yan? Okay lang po. Alam ko naman po na kung ano yung totoo talaga. Malakas talagang fighting spirit ni Madam. Ay po kasi ang mukha niya ni. Sir, nagsasabi lang po ako ng totoo. Tsaka concerned na din naman po ako dun sa mga anak ni Rom. Okay. Hindi, pero ma'am, ulitin ko. Lahat, every single word na sinabi po ni Venus against you, whether yung po'y masakit o masama, ay totoo raw. Kasi tumatanggo siya nung tinanong ko kanina. So, okay lang sa'yo yon. Okay lang po. Alam naman po ni Venus kung ano yung totoo sa sarili niya. So, maybe hudyat na po yan, ma'am. Ano alam ko sa sarili? Kung mahiya ka nga, napakayabang mo talagang babae ka, nang gigigil ako sa'yo. Ngayon ako hindi nakakita ako nagyayabang ng babae ka, kaya mo. Wala ka talagang kahihiya, nakakapanggigil ka. Napakayabang ikaw mong babae mahiya. Ka, desperado. Ikaw ang mahiya, wala kang kahihiyan. Napakayabang mo. Ngayon ako naka-inkwentro ng babaeng kagaya mo. Eh, sa ikaw, nagpapaawa effect na kasi. Ano nagpapaawa effect? Ilang beses kong pinagtanggong yan, pinapalayas ko yan. Paawa effect. Ikaw nagpapaawa effect. Nagagawa ka ng video na iskandal. Pinapasa mo sa asawa ko para maakit na maakit sa'yo. Tapos binibigyan mo ng pampalangkit at saka pambili ng pagkain. Kasi malandi ka. Okay na, sige na. Newsbreak na muna tayo. Kasi si Sir, naihina naman. Naihina naman. Sabi ko nga, magbili tayo ng diaper. Ang daming bottled water dito. Okay. Eh, bumibili ng diaper. Sige, news break muna tayo. Mas muna siguro muna tayo lahat. Sige.